Hello everyone! Welcome back to another vlog. In today's video guys, sasagutin na natin ang mga most common questions or most common mistakes na nagagawa natin araw-araw sa paggamit natin ng products. Kahit nagtitake tayo ng mga pampa-beauty or skin vitamins like glutathione and collagen, vitamin C, vitamin E, and all others. Alam nyo guys, nagbibenta ako ng mga ano, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, nagbibenta ako ng beauty products, mga collagen, glutathione, mga ganon. And most common questions na tinatanong nila is, sis, effective ba? Kaya yon, ito lang yung masasabi ko sa inyo na, kunyari, may mga nagbibenta din ng mga pagkain, sabi, masarap ba doon? Siguro si Juan, hindi siya nasasarapan kasi sobrang tabang, sobrang kaya sobrang alat, or kulang sa sabaw, or medyo malabnaw, or medyo sticky, mga ganong factor. So, nakukuha niyo ako. Pero, since sinabi ni Juan na hindi masarap, hindi mo siya bibilhin kasi sinabi nga na ni Juan na hindi nga masarap. Isip natin na, ay sabi niya hindi masarap, hindi na nga lang ako bibili, doon ako sa kabila bibili kasi ano. Kaya, as for me guys, siguro kay Juan, para sa kanya hindi siya masarap. Pero, bakit hindi mo subukang tikman? Bakit hindi mo subukang tikman yung mga luto ni nanay na baka malay mo para sa'yo masarap pala? Kasi, merong tao na, kasi medyo ano na ako guys, hindi naman sa ano na madami na akong experience. Meron kasi akong mga kasamahan dati hanggang ngayon na may mga tao talaga na iba-iba yung taste. Kaya merong gusto na okay lang sa kanya yung matabang since inaalagaan niya yung kidney niya. Gusto naman niya yung medyo maalat-alat para may lasa naman. O kaya may bango, mga ganun. Kasi merong iba guys, like mga herbs, ginagamitan ng herbs. Hindi nila gusto yun kasi masyado daw maamoy. Merong gusto na simple lang. Kaya yun nga guys, iba-iba tayo ng ano. Kaya tayo mismo sa sarili natin ang makaka-discover. Bali, know your skin, know yourself, know your body, know everything about you on how you respond to a certain product, to a certain brand, like sa skincare. Sinasabi na, ay nako, nakaka-disappoint naman, sabi nila, effective, pero hindi naman pala. Ay nako, nakakataba siya, sabi niya, hindi naman. Mga common questions, tapos lalo na sa underarm, kasi kahit nga nagpapalaser ka na sa dermatologist guys, pag masyado kang madaming buhok or makapal talaga yung buhok mo, it takes a lot of session. Kaya kailangan hindi lang ngayon nagpapalaser ka kinabukasan, kalbo na yung kilikili mo. Hey, walang ganun guys, walang shortcut, walang ano. Kaya kailangan consistency is the key talaga. Lagi ko yung sinasabi sa mga customers ko na bumibili sa ano. Sabi, ako nga 2014 siniseryoso ko na talaga yung ano skincare. Tapos siya isang set pa lang, dalawang set pa lang. Kaya iba-iba tayo. Lagi kong sinasabi na our skin responds differently to a certain product, our body also responds differently to a certain glutathione or ano pa yan, collagen, ganyan. Merong iba na due to yung metabolism nila mabagal, merong iba na mabilis din. So mas mabilis makikita yung effect sa kanila yung glutathione kasi yun nga, mabilisan yung ano nila, pag-grind. Kaya minsan din nagmamatter din sa weight. Kunyari, medyo mataba talaga, yun, mabagal din yung ano niya, makikita ang effect. Tapos, isa din guys, is yung mga kinakain natin. Kunyari, nagtitake ka ng glutathione ngayon or nagtitake ka ng collagen, pero yung kinakain natin, hindi naman healthy. So, contradict siya sa mga ano. Kahit nga, nag-ano ka lang ng, di ba, kunyari, may mga operations, tapos sinasabi sa'yo ni doktor na bawal mga spicy foods kasi nagti-trigger siya sa opera na baka something soft lang dapat yung kakainin mo pero kumakain ka pa rin ng matitigas, mga ganon. Kaya may mga bagay talaga na yun, hindi lang sa ating physical yung aalagaan, pati na rin sa inside kasi nagmamatter talaga ang ano natin, ang physical appearance natin, kung ano yung mga kinakain natin. And isa na rin ang yun, mga stress, kulang sa tulog, tapos not enough
sa ano, sa pag-expose mo sa sunlight, kailangan talaga yung sunlight, guys, since it's vitamin D, but too much exposure sa sunlight can lead to skin cancer. Kaya kailangan talaga may protection. And inaamin ko naman guys na nagkaka-pimples pa rin ako, nagkaka-purging pa rin ako. Kasi minsan late na akong matulog, lalo na pag may mga orders, kailangan ko munang tapusin siya. Kasi pagising, ibang oras na yan, for kids na yan, magpe-prepare sa school, sa breakfast, and everything. Kaya yun, may times na nagpo-purge ako due to, yun nga, lack of sleep, stress, and minsan mag-cheat day ako, yung parang kumakain ng ice cream, and french fries, junk foods, ganun. Kaya alam mo na sa sarili mo or sa akin na pag kumakain ako nito, magkaka-pimples ako. Swerte na lang pala yung iba, guys, pag hindi siya acne-prone skin or hindi siya natutubuan ng pimples, kasi meron talagang tao na prone sa mga acne or pimples na konting ano lang sa kanya, tinutubuan na naman, mga ganong factor. Kaya swerte-swerte lang talaga, guys. Since kung ano naman tayo, acne prone, yun nga, alam na natin sa sarili natin na pag may ginagawa tayo or kinakain tayo, nakaka-trigger siya ng paglabas sa ating pimples. Kaya i-minimize na natin, guys, lalo na alam naman natin kung sa tingin natin hindi siya helpful sa ating katawan and hindi siya healthy sa ating katawan. Better to stop it, and if you can't stop it, so minimize na lang, guys. Kaya yun, kaya lagi kong sinasabi na know your skin, makikiramdam ka kung yung product sa'yo ay effective ba or hindi. Pero malalaman mo lang ang product kung effective sa'yo kung magagamit mo siya 3 months up or 6 months to 1 year, merong ganon. Kaya continue lang talaga sa pag-inom, kung meron kang iniinom, or sa paggamit, kung meron kang ginagamit. Tapos, yung wag mo siyang halu-haluan kung ano-ano. Kunyari, gumagamit ka ng toner, tapos hinahalo mo kung ano-anong toner dyan. Meron ka pang mga dinadagdag na mga vitamin E, mga kung ano, mga dalasin C, or whatever na dinadagdag mo. Dapat yung product na yun, yun lang talaga, hindi mo haluan. Tapos, pag medyo umuki-uki man, one at a time. Kunyari, meron kang gustong i-mix moisturizer, pero iba yung brand. So, pwede rin yon. Wag lang, yung one at a time, tapos observe ka kung nagre-react. Pag hindi naman, so tuloy-tuloy lang. Ganun siya, guys. Walang, hindi talaga yung ano talaga na, i-ano mo talaga na, kaka-apply mo lang ngayon, bukas, ano ka na, mag-glow. Kasi kahit sa dermatologist ka, yung pimples mo, it takes a lot of sessions talaga na para ma-totally, ma-fade yung scars, pimple scars. Kaya, ayun. Another example is yung pag-exercise mo. Hindi ka naman yung nag-exercise ka na ngayon, payat ka na kinabukasan. Hindi yun talaga, guys. Dapat araw-araw mo siya or thrice a week, twice a week, ganun. Yung consistent talaga, hindi ka magsa-stop. Road to forever na yan, ganun. Like sa collagen, parang maintenance mo na lang din yan, lifetime maintenance. Kasi nga, hindi naman tayo pabata, yung parang patanda tayo ng patanda. Pag tinigil mo yon, syempre, ano talaga siya, guys, yung parang babalik ulit sa dati. Yung parang, anong tawag nito? Kunyari, tinigil mo yung exercise, tapos kumakain ka na naman, syempre magigain. Lucky na lang or swerte na lang yung mga hindi talaga tabain. Pero tulad sa mga tabain na alam naman natin, kaya yon, know yourself na dapat disiplina lang talaga, and yon, may determination ka na bakit mo siya ginagawa. Yun yung mga sinasabi nila na effective ba talaga yung product, hindi naman effective. Kaya i-try mo talaga siya, guys. Yung parang yung experience ni Juan, maaring hindi ko ma-experience. Yung experience ni Maria, maaring hindi ko ma-experience yun. Kaya iba-iba po tayo ng kung paano mag-react yung katawan natin sa isang product, whether it's facial skincare or body skincare or sa ating mga tinitake na skin vitamins. Kaya yun lang, guys. Huwag na nating pero one thing is for sure, kailangan talagang anuhin mo yung ingredients ng product, kung kailan ito mag-expire, kung saan siya na-manufacture. Importante talaga yun, guys, and FDA approved ba siya. Importante talaga yun, guys, para maano talaga natin na safe talaga ang product. Kasi may mga may mga percentage na dapat i-allow lang, depende lang kung ano siya.
reseta ng doctor sa'yo na ito, i-apply mo lang 1 week lang, ganun. Kasi pag mataas na yung percentage niya, yun, magkaka-irritate pag everyday mo siya. So, meron nang talagang ano, certain number of days and certain amount na i-apply mo siya. Kunyari, paggabi lang, ganun. Ganun din sa pag-take ng, ano, paggabi mo na siya iinumin, gabi na, ganun. Depende sa advice sa doctor sa inyo kung anong oras yung dapat inumin mo siya, mga ganun. Kaya, hindi naman yun, ano guys, yung parang walang magic talaga sa skincare, lalo na sa mga, pero hindi lang ako sa ano, wag lang sa mga slimming ano niyan. Pero hindi na natin, huwag na natin ano niyan, so much for that sa mga slimming na yan. Pero maraming nagbibenta kung may slimming ba daw ako, pero hindi. Control lang talaga sa pagkain and, yun, exercise kahit 5 minutes lang araw-araw or kahit ano, basta makapag-exercise ka lang, then yun. Yung sa pagkain mo, kailangan talagang, ano, lalo na pagtabain ka talaga kasi nakakaingit yung iba na kahit anong lafang, kahit anong, ano, bongga talaga, payat pa rin, diba? So, ano talaga yan, guys? Minsan sa genes or heredity, ganon. Nasa ano talaga yan? Nasa lahi din talaga yan, guys. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang mga common questions na laging inaano, kasi yun nga, nakaisang set pa lang sasabihin ng hindi effective, mga ganon. Kaya siguro ako nga since 2014 na gumagamit na ng skincare and hanggang ngayon, kaya non-stop na talaga to for maintenance na siya. Para tatanda naman tayo, guys, but pwede naman nating mapigilan. Kaya guys, yun ang yung masasabi ko na ano, dapat consistent ka talaga sa product na ginagamit mo and non-stop na ano, hanggang sa malalaman mo na effective talaga yung product, yung pinaka ano talaga niya, minimum of 3 months to 1 year, yun. Consistent ka sa pag-apply and then malalaman mo, mananotice mo na effective pala talaga. And yung kunyari expose ka masyado sa araw, kahit meron kang ina-apply or wala kang ina-apply, alam naman nating lahat na nakakaitim talaga ang araw. Pwede naman tayong magpa-araw, guys, pero wag naman yung masyadong babad na babad talaga. Tapos wag kalimutan ang sun protection na para hindi tayo magkaka-sunburn. Kaya kailangan talagang protected talaga tayo sa lahat ng ano, kasi exposed tayo sa pollution sa ating environment and kung ano-ano pa, kasi kahit nga yung mga ilaw-ilaw lang dito sa bahay, guys, meron din yang konti lang naman, kaya sunblock is a must talaga. Kaya I hope, guys, kung meron pa kayong dagdag na ano, i-share, na meron kayong mga ideas, you can comment below lang po kung ano yung ano, kung meron kayong mga corrections sa mga nasasabi ko or meron lang kayong idadagdag sa mga nasasabi ko. But ito lang talaga, guys. Stay healthy, stay blooming, more water, and iwas-iwas na rin sa mga alak, smoking, and sa mga sweets as in. Yun talaga yung ano, mabilis, nakaka-ano talaga yun. Nakaka-trigger talaga yun na mabilis talaga ang ano talaga niya. Yung pag-i-age natin, yun talaga. Pero kailangan talagang balance lang talaga, kasi alam naman natin na too much of something is bad enough. And kapag nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share, and pakiclick na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. So, ayun lang, guys. Salamat po sa lahat ng suporta. See you until next time. Bye-bye!